Hello mga kachikin, kumusta kayo dyan? So, isishare ko lang sa inyo kung paano kami nagsimula at kung magkano yung naging gastos namin sa pagbuo namin ng business namin na Roasted Chicken na pinangalanan namin Chicken. So, tara mga kachikin, kwentuhan tayo, usap tayo. Bago kami nagsimula nung ituloy namin yung business namin na Roasted Chicken. So almost 6 months din namin pinagpalanuan ng aking asawa. So ginawa namin, naghanap-hanap kami ng mga murang supplier para sa mga item na kailangan namin hanggang sa nakakuha na kami kung saan kami makakamura. Tapos yun nga, pinursit na namin, naitayo namin yung shop namin. So yun na nga guys, so iisa-isahin ko rito sa video na to kung magkano yung naging expenses namin at kung paano kami nakabuo ng aming business na Roasted Chicken na pinangalanan namin Chicken. So mga ka-chicken, bali didiscuss ko sa inyo sa apat na kategori yung mga naging expenses namin hanggang sa mabuo namin yung store namin na Chicken. So una, construction plus labor. Pangalawa is yung equipment. Pangatlo is business permit. And then ang pang-apat natin yung ang consumable. Discuss ko sa inyo yung construction plus labor. So yung physical store namin guys, meron na nice existing na tindahan na binigay sa amin ng aking mama. So magkano ba inabot ng aming expenses para sa construction and labor plus labor natin, ano? So ngayon nga, naghanap ang aking asawa kung saan kami makakamura ng mga materyales sa tulong din ng kanyang magulang at ang aking magulang. So yun nga guys, ano? So, di ko na isa-isahin pa kung magkano yun. So, i-summary ko lang kung magkano yung naging expenses namin. So, halos umabot din yun guys ng 25,000. Yung kasama ng materials dun sa labor natin, kasama ng materials, tapos yung labor sa tao, tapos yung pagpakabit ng kuryente, kasi kailangan natin magpakabit ng kuryente dun. So, and then also mga pintura, hanggang sa mabuo namin yung physical store namin. So total lahat, umabot kami ng 25,000 sa construction plus labor ng pabayad sa tao. So yun mga ka-chicken, no? So pangalawang kategory doon para sa shop natin is yung equipment natin. So yung equipment natin guys, halos umabot kami sa 50,000. So ano mga equipment ba yun na binili namin? So yun nga, nakahanap kami ng mga supplier na mga mura para doon sa mga equipment na gagamitin natin sa store natin. So ano ba yun? So oven, yung oven natin na paglulutuan ng ating manok, plus yung ref, yung freezer natin na paglalagyan natin o pag-istakan natin ng mga marinated chicken. So and then food warmer. So bumili rin kami ng food warmer para pag naluto na yung chicken, ilalagay natin sa food warmer para hindi siya lumapig. So yun yung mga naging equipment namin na gagamitin namin doon sa physical store namin. So ngayon halos umabot siya ng 50,000. So mga ka-chicken, so ngayon i-discuss ko sa inyo yung third category ng aking expenses. Ano nga ba yung third category expenses ko, ano? So yun ang aking business permit. So ano-ano ba yung mga business permit na kinuha namin? Kinuha ng aking asawa. So kumuha, una ginawa ng aking asawa ay kumuha siya ng barangay permit. So kinuha niya sa aming barangay. And then pangalawa, kumuha siya ng DTI, na-register niya yung DTI, na which is na-aprubahan yung pangalan ng business namin na Chicken. So and then pangatlo, kumuha siya ng mayor's permit. And then pang-apat is BIR. So guys, tungkol naman sa business permit, so mahabang process kasi yon. So hindi ko na siya iisa-isahin, gagawin ko lang siya ng separate video para magkaroon kayo ng idea kung paano namin in-open yung business permit namin. So ngayon guys, isa-summary ko lang kung magkano naging expenses namin sa business permit namin. So halos naging gastos ng aking misis dun sa business permit, umabot kami sa expenses na 8,000. So mga ka-chicken, so no, i-discuss ko sa inyo yung fourth category ng aming expenses. Ano ba yung fourth category expenses namin? Yun yung other expenses or other consumables. So ano ba yung mga other consumable na yun? So guys, no, so yun yung
yung mga gunting na kailangan mo dun sa shop mo, and then also yung patarpulin, yung logo ng shop mo, nagpagawa kami ng logo, and then also aluminum foil para dun sa paglalagyan ng manok pag naluto na, plus plastic, and then also yung mga upuan, and then also yung gamit ng aming magiging bantay, which is yung apron, yung gloves niya, and then also lumaki lang yung gastos namin doon sa sample ng aming manok. So ibig sabihin, nag-trial pa kami hanggang sa mabuo namin yung makuha namin yung timpla ng aming manok. So yun nga, doon lang kami nagkaroon ng medyo malaki-laking expenses sa trial na ginawa namin hanggang sa mabuo na yung ma-perfect na ng asawa ko yung lasa ng manok. So halos umabot yung expenses namin guys, sa other expenses umabot kami sa 13,000, which is dahil doon sa mga pa-sample ba hanggang sa makuha ng asawa ko yung perfect na lasa para doon sa business namin. So yun nga guys. So yun na mga ka-chicken, na-discuss ko na sa inyo yung apat na kategory na naging expenses namin sa pagpatayo namin ng aming business na chicken. So halos umabot kami ng totally lahat sa lahat-lahat na naging puhunan namin hanggang sa matayo yung physical store namin. So umabot kami guys ng 96,000. So yun na nga guys. So maraming salamat din sa aking asawa na walang sawang nag-asikaso doon sa aming tinayong business. So maraming salamat sa iyo asawa. Sana maging successful tayo sa tinayin nating business. So sa pala mga ka-chicken, siya pala yung aming master chef. Siya yung naka-invento ng formula para doon sa timpla ng aming manok. So good luck sa ating asawa. Sana maging successful tayo. So yun nga mga ka-chicken, So gusto ko lang magpasalamat sa mga taong sumuporta sa amin ng aking asawa, sa mga magulang namin at sa mga kapatid namin na walang sawang nandyan para gabayan kami, suportahan kami sa mga bagay na gusto namin gawin sa aming buhay. So maraming salamat sa mga taong sumuporta sa amin, kaila mama, papa, sa mama at papa ng asawa ko, sa mga kapatid ng asawa ko at sa mga kapatid ko. Kundi dahil sa inyo hindi namin mabubuo yung aming physical store. So sana nandiyan pa rin kayo lagi, gabayan nyo kami at maging successful sana yung aming business na tinayo namin na chicken. So mga ka-chicken, so this coming March 28, 2021, alas 8 ng umaga, yung po ang aming opening ng aming shop. So kita-kita kayo yung mga guys, sana supportahan nyo kami, sana magustuhan nyo ang aming tinda na manok. So salamat guys sa panonood. Thank you sa suporta. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top.